Yo, what's up mga kabayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan. Good morning Pilipinas. Today is July 10 at araw ho ng Lunes. Dahil Lunes nga mga kabayan, well syempre, dapat energy po ang ating umaga. Kondisyon natin pag-iisip para magiging productive tayo the whole day. At sana mga kabayan, before po natin iwanan po ating higaan, sana mag-pray rin po tayo sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw gumising ka pa, huminga ka pa, at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? So sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang mga trabaho, at kakauwi pa lang po galing sa kalang mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jellybee TV. Kung saan mga kabayan, pag-uusapan ho natin yung mga current event dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob at labas ng politika, at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Well, of course, mga kabayan, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Hi! Okay, mga kabayan, wait siya nga pala, kung sakaling inaantok pa kayo dyan, don't worry, mag-ingay po dito si Sir Ivan. Kasi nga, mandidibang tayo dito ng mga fake news, at saka manguro tayo dito ng mga salat ng lipunan, kasi manggunggung yun, dapat lang natin silang kurutin mga kabayan, kasi pabigat sila sa ating bayan. Siya nga pala, yung mga viewers natin dyan, ang mga alipores ni Hital, we relax lang ho tayo. Huwag tayo masyadong stressful. Inatake nila si Sir Ivan mga kabayan. Alam niyo po, honestly, tinutulungan ko lang po kayo na sana rin isipin natin dapat mag-check and balance rin po tayo sa mga sinasabi ni Hitad or yung mga ibinabalita ni Hitad sa inyo. Kung binibigyan kayo ng information, huwag niyo po kaagad na lunukin yan. Dapat mag-check rin po tayo kasi hindi natin alam kung totoo ba ang kanyang sinasabi or fake news ba yun. Okay? I-friends yun naman po si Sir Ivan. Hindi niyo po ako kalaban. Friend niyo po ako. Okay? Marami kasing nagalit mga kabayan. Siya nga pala, ngayon sasabihin ko na pag akala po ni Hitad na siya lang po ang merong puting ahas dito, meron rin po tayong intel report galing sa loob mismo ng Malacanang. Bakit Sir Ivan? Di ba yung balita kasi yung tungkol sa PSG, ang sabi nito ni Hitad, abay meron dang napakamatay mga kabayan. Alam nyo ba na isa po sa ating viewers dito ay meron siyang kinakapatid na isang PSG dyan sa Malacanang at tinanong niya mga kabayan. Mamaya ipapakita natin dito ang kanyang sagot mga kabayan. So alam nyo po, dapat linawi natin dito. As I said it, many times, dapat mag-check and balance rin po tayo. Okay? So huwag kayong magalit kay Sir Ivan. Anyways, hinikahit ko rin kayo na dapat manood rin po tayo ng mga good news rin. Kasi alam nyo po, lahat kasi ng mga ibinabalita po ni Hital ay puro naman po yun, puro lang po paninira po sa gobyerno natin kasi meron siya ditong let's say galit po dito kay PBBM at kay FL Lisa. Alam naman po natin ang rason. Alam natin mga kabayan, hindi na natin kailangan yan sabihin pa dito kasi first and foremost, ito pong si Hital, hindi naman po talaga siya totoong loyalista mga kabayan. Believe me or not, alam ko po yan kasi nakita ko mismo ang pictures kung saan kasama niya noon itong si Banat Bay, si Sasurgando Sasot, si Attorney nakalimutan mga kabayan, si Attorney Texi, si Mark Lopez, mga didis mga kabayan at lalong-lalo na si Uson mga kabayan, sila po yung mga DDS at kasama palagi itong si Hitad mga kabayan. So na-confirm namin noon, hanggang ngayon alam naman natin 'yan at sinabi ko na rin po 'yan noon, si Hitad po ay DDS. Isa pong rabid na DDS. Sinuportahan kasi niya noon itong si PABBM at saka itong mga Marcos mga kabayan para makakuha siya dito ng suporta galing po sa mga loyalista at saka sa mga Marcos supporters. Yan kasi ang totoo. Dapat huwag kayong magalit at huwag kayong masaktan kasi alam naman natin at meron din tayong kasabihan na yung katotohanan ay masakit talaga minsan mga kabayan. So anyways, mamaya pag-usapan natin yan at pag-uusapan rin natin itong ginawa po ni Direk Darlia mga kabayan. Asal pa ho sa marami
pong ano, nagsusumbong sa atin dito tungkol sa mga ginagawa po ni Derek Darlyap. Di ba napapansin niyo po, hindi ko ibinabalita dito si Derek Darlyap, pero nag-observe lang po si Sir Ivan. Matagal ko nang inobserbahan niya si, ano, si Derek Darlyap. Alam niyo po, ano ang analysis ko dito, may plano talaga itong si Derek Darlyap, mga kabayan, na parang pag-awayin dito yung mga totoong loyalista, mga Marcos supporter versus dito sa mga DDS at supporter po ni Derek Darlyap, mga kabayan. Matagal ko na po yung napapansin. Kaya itong si Sir Ivan, medyo nagtimpi lang tayo, pero at tingin ko dito, mga kabayan, mukhang sobra na talaga eh. Sumusobra na talaga itong si Derek Darlyap, kaya dapat ko na po ditong magsalita at ibabalita natin dito ang kanyang ginagawa, mga kabayan. And of course, marami pang iba. Alam niyo na po si Sir Ivan, palagi na ditong meron dalang bampo ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bang balita dito sa ating channel. So before po tayo mag-start po natin talakayan ngayong araw, mga kabayan, well, siyempre, kukumustahin ko muna kayo at i-shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin natin, mga kabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalists? Yan mga siyempre, kakumustahin rin natin ang ating mga pinalangga po na mga DDS all over the world. How are you today, mga kabayan? Lalong-lalo na maraming salamat po sa Uniteam supporters! At lagi kong sinasabi ito, mga kabayan, araw-araw na yung Uniteam supporters po ay hindi nila iniwan hanggang ngayon si BBM, si Felisa Aranita Marcos at saka si BP Inesara. Mainit pa rin po ang kanilang suporta sa Marcos Administration. And again, thank you so much po sa Uniteam supporters! And of course, maraming salamat rin sa ating mga returning viewers, mga suki dito sa ating channel, mga suki ni Sir Ivan. Thank you so much. Maraming salamat po. At thank you also sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating advertisement. Thank you so much. Siya nga pala, maraming salamat rin sa mga viewers, mga bagong viewers natin, mga new subscribers. Welcome to the family and thank you for appreciating our channel. Siya nga pala, mga kabayan, meron po nag-request sa ating last vlog. Sabi niya, Sir Ivan, na-miss ko po yung ano, sinashout mo yung mga religious groups. Yung mga religious groups na, mga kabayan. Actually, ano, parang matagal na rin, ano? Matagal ko na rin pong hindi na-shoutout dito ang ating mga kapatid, mga ano po, mga religious groups. Well, anyway, syempre, i-shoutout natin yan. At kumustahin muna natin ang ating mga kapatid dyan, na mga membro po ng Iglesia ni Cristo. Hello po. I-shoutout rin natin lahat po ng mga membro ng Sovereign God Christian Church na pinangunahan ni Pastor Tora Rebecca Militar Olayaw. Siyempre, i-shout out rin natin kasama natin ang membro po ng House of Young Builders Ministry Church International na pinangunahan po ni Pastor Alexander Aquino. Nandyan po ang LDS or Jesus Christ of Latter-day Saints and Rotary Club of Los Baños and to Christ Life Assemblies Philippines, at nandyan rin yung IFI or Iglesia Filipina Independiente, Philippine Independent Church. So, thank you for tuning us always. Okay, mga kabayan, una po sa tipag-uusapan ay bago tayo pumunta doon kay Hitad, dito muna tayo kay Derek Darlyap. Kasi alam niyo, mga kabayan, mukha na kasing sumubra dito si Derek Darlyap. Talagang inoobserbahan ko pa siya, mga kabayan, for how many weeks now, mukhang nagbago talaga itong si Derek Darlyap, mga kabayan. Honestly, at marami pong nakapansin yan. Marami nangang nangagalit dito ng mga totoong mga Marcos supporter, mga kabayan, mga loyalista. Marami na po ngayon ang nagalit kay Derek Darlyap. Bakit, Sir Ivan? Kasi po, sa mga post niya, sunod-sunod, mukha kasi ditong ipinag-aaway niya dito si Senator Amy Marcos at saka si PBB, mga kabayan. Alam niyo ba, naalala niyo po yung last na event ni BBM kung saan nabigay sa dito ng land title sa mga magsasaka at saka yung ano, mga kabayan, yung ano, yung emancipation or yung New Agrarian Emancipation Act kung saan bayad na ho dito yung mga utang ng mga magsasaka at saka yung ano, mga penalties, mga kabayan. Naalala nyo po yon. At meron kayo ipapakita sa inyo na isang picture kung saan hindi natin dyan nakita si Senator Amy Marcos. Alam nyo ba, mga kabayan, nag-react po dyan itong si Derek Darlyap. Ang sabi niya, mga kabayan, sa kanyang post dun sa kanyang Facebook account, sabi niya, sa mga nagtatanong po at nagagalit kung bakit yung mismong principal author na si Senator Amy Marcos ay wala sa media photos gaya nito. Yan po ay dahil siya ay kumuha ng photo. Opo, photographer po siya.
Tingnan niyo mga kaabayan. So let's say sa kanyang mga ano, sa kanyang post dito, kung ipagpalagay natin na yan po ay isang sarcastic or mga joke lang niya mga kaabayan, at saka joke lang din po dito sa kanyang mga followers. Pero iba kasi ang dating niyan doon po sa mga Marcos supporter. Correct me if I'm wrong mga kaabayan. Wala po ng post itong si Derek Dalyab. Ang sabi niya, after a week daw, ilang araw pa lang naman mga kaabayan, simula po ng event na yon, this is sarcastic talaga. Sabi niya, after a week, nakapag-usap kami ni Senator Amy Marcos. Sabi daw ni Senator Amy Marcos, okay na yon, huwag ka na mag-post about dyan sa picture. Ang mahalaga, natupad naming magkakapatid ang pangarap ng tatay namin, pag-aanin ang buhay ng magsasaka. Sumagot po si Direk Dalia mga kaabayan, ang sabi niya, so paano mo pag-aanin ang kalauban ko, Sen? Lagi ka lang ginaganyan. Ginagatungan po ni Derek Dalyab itong si Senator Amy Marcos mga kaabayan. Correct me if I'm wrong. Ngayon, sumagot po itong si Senator Amy Marcos. Sabi niya, sa akin nga walang problema, kaya tama na. Pinatahimik niya itong si Derek Dalyab mga kaabayan. Si Derek Dalyab pa yung nagalit. Siya pa rito yung nagalit mga kaabayan. Sabi niya, okay, ngayon, may follow-up po yan. Ang sabi po ni Sir Amy Marcos, sabi niya, wag na i-big deal yan. Isa pa, wag ka na rin maging agresibo sa ilang nakapwesto. Kasi nga itong si Derek Dalyab mga kaabayan, kung napapansin nyo po, sa lahat po ng mga Marcos supporter, sabi po ni Derek Dalyab, siya po ay Marcos supporter, siya po dito ang may gusto at laging nagsisigaw na itong si Secretary Cristina Frasco ay gusto niyang pag-resignin mga kaabayan. Doon po sa nangyayari po sa, siyempre alam naman natin yung issue po, yung tinatawag na Department of Tourism fiasco or Frasco fiasco nung nangyari nga sa promotional video po ng Department of Tourism. Gusto niya na pag-resignin itong si Secretary Cristina Frasco mga kaabayan. Ngayon, sinagot ho siya ng Senator Amy Marcos mga kaabayan. Sabi niya, ang sa akin lang naman, di natin alam kung talagang siya ang may sala dyan. Parang malalim kasi yan, hayaan nating isusort out nila bago ka mag-react. Di kasi kita masabihan. Sabi naman ni Derek Dalyab, paano isusort out? Kayo lang yata ni Senator Nancy ang di nag-post ng support. At ang sagot naman po ni Senator Amy Marcos, sabi niya, basta ha, huwag mo na iniga at ako ang kinukulit na sabihan ka. Sabi ko nga, di naman kita masabihan. Sigurado raw, makikinig ka sa akin. Okay? So sabi po ni Yap mga kaabayan, sabi niya, okay Sen, sabi ni Senator Amy Marcos, so titigilan muna. Sabi po ni Derek Dalyab, hindi po. Sabi pa niya na, hashtag Franco resign. Binagsakan po ni Senator Amy Marcos itong si Derek Dalyab mga kaabayan. Kasi nga nainis na dito, napuno na po si Senator Amy Marcos kay Derek Dalyab. Sumubra na kasi mga kaabayan. Nagiging spoiled brat na dito itong si Derek Dalyab. Dahil nga feeling niya close na close sila ni Senator Amy Marcos, basta-basta na lang po niyang ginaganyan si Senator Amy Marcos, at mukha pa ditong pinag-aaway niya yung magkapatid si PBM at saka si Senator Amy Marcos mga kaabayan. Tingnan nyo ang kanyang ginagawa dito. Pero ang tungkol man po dito kay Cristina Frasco mga kaabayan, even though itong si Derek Dalyab na ipinagsigawan niya na dapat mag-resign na po dito si Cristina Frasco, pero for me mga kaabayan, napakabigat po na desisyon yung mag-resign dito si Cristina Frasco. Bakit? Kasi po ang may pagkakamali dito, even though partly meron naman talagang mali rin si Frasco mga kaabayan, pero ang gumawa kasi ng video, yung po kinontratan lang mga kaabayan, yung DDB Philippines. Sila po ang gumawa ng video at palagi silang, ilang beses na silang sinabihan po ni Frasco na tungkol dito sa ownership at originality. Diba sinabi ho yan ni Frasco? Pero ang problema dito, ipinalusot pa rin ng DDB ang kanilang video mga kaabayan. So dapat lang, sakto lang po ang desisyon ni Frasco na tinigil niya at pinutol po ang kontrata ng kontraktor na yon, yung DDB Philippines, at alam niyo mga kaabayan, kung ako lang po ang masusunod dito, hindi na po natatapusin yung kontrata or putulin yung kontrata
dapat i-blacklist rin dito sa buong gobyerno or government yung DDB Philippines, mga kabayan, kasi nga hindi maganda ang kanilang ginagawa dito. So ngayon, mga kabayan, dahil po sa ano, sa ugali ngayon ni Direk Dalyab, maraming lumalabas ngayon ng mga tweets kung saan ito daw si Direk Dalyab ang palaging or isa po sa mga nagbibigay ng information doon kay Hitad, mga kabayan. Honestly, sa ano, sa tweet na yon, parang gusto ko na talaga na maniwala dito, mga kabayan, na baka itong si Direk Dalyab ay isa rin siya sa nagbibigay po ng mga information doon kay Hitad. Diba, mga kabayan? Bakit niya alam po yung mga, bakit nga pala alam po ni ano, ni Hitad yung mga nangyayari sa ano, sa loob po ng Malacañang, sa between po kay Senator Amy Marcos? Bakit niya alam kaagad, mga kabayan? So probably, most likely, mataas po dito ang percentage bibigay po ng information doon kay Hitad, mga kabayan. So dapat kurti na ito minsan itong si Direk Dalyab, mga kabayan. Okay, so pag-uusapan natin, mga kabayan, si Bella Padilla. Honestly, I'm not sure ha kung itong si Bella ay anong kulay sa mga kabayan, pero mag-focus lang tayo dito sa kanyang tweet po. Kasi ang kanyang tweet, meron sa ditong suggestion para kay Secretary Cristina Frasco. Ang kanyang suggestion, mga kabayan, the same rin po sa sinabi ni Sir Ivan. Naalala ba natin, sinabi ko from how many days now, di ba sinabi ko dito kay Frasco na kung bakit sana nakaroon siya dito ng pa-contest para sa ating mga kababayan po ng mga vloggers, mga travel vloggers, or doon po sa mga video editor na mga kababayan natin na magaling rin, mga kababayan. Sana nagpa-contest dito si Frasco para makapili pa siya ng maraming clippings, mga kababayan, or mga video galing po sa ating mga tourist spots, lalong-lalo na sa ating mga travel vloggers, mga kababayan. Sana ginawa niya po yon. Ngayon, yan po ang suggestion ni Bella Padilla. At saka siya nga pala, mga kababayan, disclaimer lang po, dito po sa ano, dito po sa isang vlogger na ipapakita ko sa inyo, I'm not sure ha kung anong kulay siya, pero fair naman po ang kanyang sinasabi, mga kababayan, at karamihan rin sa kanyang mga sinasabi ay agree rin si Sir Ivan. Hindi dapat natin po na itolerate po yung mga politiko, yung mga nakaupo po sa ating gobyerno, kung sakaling meron pong ginagawang hindi maganda, mga kababayan. So dapat punain rin natin, okay? So for more details, let's watch this. Ito, mga kababayan, pag-usapan natin itong si actress Bella Padilla. Naglabas po kasi siya ng sarili niyang pananaw dito sa kontrobersyal na Department of Tourism slogan na Love the Philippines. Kontrobersyal ito kasi nangyari dito, nagkabukuhan eh. Itong Department of Tourism ay naatasang gumawa ng slogan bilang campaign natin, tourism campaign, para maanyayahan natin yung mga turista na dumalaw dito sa bansa natin. So, syempre, para dumalaw sila, kinakailangan natin ng advertisement. Kailangan natin ng marketing. So, kailangan ma-market natin itong ating bansa. Isa sa paraan para ma-market natin itong ating bansa, syempre, sa pamamagitan ng slogan. Ito nga yung slogan nila, ito yung bago nilang slogan, Love the Philippines. Oh. At syempre, kalakip ng slogan, kinakailangan meron kang ipapakitang video na kung saan nandoon, ipapakita natin yung magagandang lugar sa Pilipinas, yung pinakasikat, yung pinaka makakaakit ng turista. So, ang ginawa nitong Department of Tourism, pumasok sa kontrata, meron silang nakuhang partner agency. E ang problema, itong partner agency na nakuha nila na gumawa ng video, ito longest. Ang nangyari, na nabuko na itong contractor ang ginamit dun sa video ay mga stock footages. Ibig sabihin, dinownload lang yung mga video. Ito yung alam niya, yung mga video na ganyan. Ang dami pong ganyan. Yung mga ginagamit ng mga vloggers sa kanila mga video, minsan dinadownload lang. Kasi minsan free yan eh. Maraming mga videos na free na pwede mong i-download at pwede mong magamit sa yung content. So itong Tulongis na to, ang ginawa, kumuha ng stock videos. Sabi nga nila, copy-paste eh. Dinownload ba naman? Ayun yung ginamit dun sa sa video na magiging tourism campaign ng Pilipinas.
Eh di ba kaano katarantaduhan yung ginawa. Oh. So nagkabukuan nga at ito, ditadtad sila ng batikos. Ah, tadtad sila ng bashing galing sa ano sa ating mga kababayan. Kaya ito si ano si Bella Padilla eh nagano lang naghayag ng kanyang salubin. Sabi niya eh itong ginawa ng Department of Tourism ay ano wasted opportunity. Kasi alam niyo maraming magagaling na mga Pilipino eh. Maraming magagaling na mga videographer. Kaya sabi nga ni Bella Padilla eh bakit hindi na lang sila ano kumuha ng mga local creators at talents. Pwede nga magpa-contest eh para doon sila makakuha ng mga ano, footages eh na talagang kuha dito sa Pilipinas, hindi yung ginawa katulad nung ginawa nitong Tolongis na to. Ang mga bidyong kinuhaan nila sa ibang bansa. Pinapalabas lang sa Pilipinas. So, di ba katarantaduhan? Oh. Sabi ni Bella Padilla, ganun na lang gawin ninyo, magpa-contest kayo. Oh. Tapos yung pinakamagagaling ay nang kunin ninyo kasi maraming magagaling diyan yung mga bankeros lang, yung mga nagbabangka, GoPro lang ang gamit eh. Yung mga camera action cam, magaganda ang mga quality nun eh. O di dapat ganun na lang daw ang ginawa. Para naman yung ano, yung campaign eh talagang genuine, heartfelt at talagang ano, gawang lokal. Hindi yung ginawa nitong Tolongis na contractor ng Department of Tourism. So yun yung ano, sinasabi ni Bella Padilla, parang lumalabas tuloy, mas magaling pa si Bella Padilla dito sa secretary ng ano, Department of Tourism eh. So ito, ngayon mga kababayan, itong secretary, Christina Frasco, eh talaga namang kabi-kabila ang batikos na inaabot. Kasi alam nyo, ito para sa akin lang, imposibleng hindi niya alam yan eh. Imposibleng hindi niya alam. Alam niya yan. Alam niya yan. Imposibleng nagulat siya. Ba't ganun ginawa niyo? Imposible yun. Imposible yun. Kasi kung talagang ikaw ay magaling na sekretary at talagang ikaw ay para sa tao o ikaw ay may mabuting puso at para sa lingkod bayan, ang una-una mo kung ikaw ay nabigyan ng, ano, ng instruction na gumawa ng slogan at ay promote ang Pilipinas, ang unang-unang isipin mo ay yung mag-aanap ka na magagaling na videographer, mga editor, mga talent, yung magagaling magagaling na photographer dito sa Pilipinas. Ayun ang gagawin mo. Diba dapat ang ano nila, ang focus nila, paano mapapaganda, paano mapopromote ang Pilipinas. O nangyari, hindi tinuloy yung kontrata. Tapos, ganun lang yon. Ha? Parang wala lang. Alam nyo, dito sa gobyerno, napakaraming diskarte. Ito matindi mga kababayan. Sa kabila nung nangyari, sa kabila na nagkabukuhan, etong si Secretary Christina Frasco ng Department of Tourism, eh meron pa rin ano, suportang nakuha. Kahit kay Presidente Marcos eh, sabi ni Presidente Marcos, nagtitiwala pa rin siya dito kay Frasco. O, sino pa ba mga nagtitiwala pa rin dito? Etong mga senators. O sabi rito, ilan sa mga senators ay nag-express pa ng kanilang pagmamahal dito kay Tourism Secretary Christina Frasco sa kabila netong Love the Philippines controversy. Sa kabila ng mga criticisms na tinatanggap netong Department of Tourism, todo suporta pa rin etong mga senators natin. O katulad nito ni ano, Senate President Juan Miguel Zubiri. Alam nyo, sa totoo lang, ito pinakasipsip na senator eh. Grabe, grabe ang ano nito. Grabe ang talagang kapit. Grabe po talaga kapit nito dyan sa kanyang pwesto. At kung okay kay Presidente, okay din sa kanya. Oo. Meroy mo, tinuturuan pa ni Bella Padilla itong Department of Tourism. Diba? Tama naman siya eh. Napakasimple. Ang laki pa ng budget niyan. 50 million ata mahigit ang budget ng proyekto na yun eh. Oh, eh mas maganda nga eh kung nangyari nagpa-konti sila eh, di ba? At least alam ng buong Pilipinas. Ibang klase talaga eh. Kaya kay ano, kay Bella Padilla, salamat.
Hindi naman kapit po ang tawag diyan, mga kabayan. Sakto lang po ang ginawa ni ano ni PBM dito kay ano kay DOT Secretary Cristina Frasco. Kasi binigyan niya po ng chance, mga kabayan. Isa no, konting pagkakamali na naman 'yan, yung ano nga, yung DOTR Secretary, ilang beses nagkapali, mga kabayan, natanggal ba? 'Di ba? Wala nga, pero itong si ano, ito nga si ano si Secretary Cristina Frasco, at least binagbigyan po ng chance at saka tinulungan po dito ng mga ano ng mga mababatas natin, mga senador, congressman, kasi ma-revive pa naman 'yan, mga kabayan. Hindi man po ganoon kalaki, or for me wala naman talagang damage. Ang mga nag-isip lang po na mayroong damage ito, yung ayaw po sa ano sa Marcos administration. Gusto nga nilang tirahin dito sa ano si Frasco, mga kabayan, kasi nga itong si Frasco, 'di ba, spokesperson ho ito ni BP Inday Sara. Gusto rin kasi nila na masira po si Pipi Sara. Siyempre kung masira rin si Pipi Sara, gusto rin nilang sisirain po dito si PBB, mga kabayan. Kaya tinitira nila dito itong si Secretary Cristina Frasco, mga kabayan. Lalong-lalo na, yan po ang naunguna ngayon na nagsisigaw, na resign daw Frasco, ito pong si Direk Dalyap. Alam nyo itong si Direk Dalyap, mga kabayan, dapat talaga kurtin yung gunggong ito. Sumusobra na eh. Spoiled brat nang ang tawag nila dyan. Okay, so bago tayo mag-jump po sa ating next topic, mga kabayan, eh shoutout muna natin po ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating advertisements. At siya nga pala, first and foremost, gusto ko munang i-congratulations at i-greet ng happy birthday ang anak po ni Ma'am Emily Timaho, at saka nag-graduate po siya ngayong araw ng tourism, si walang pangalan dito, pero anak po siya ni Ma'am Emily Timaho. Congratulations po. I-greet rin natin ng happy birthday si Haron Ash Nerick Idon. He's already 4 years old. Apo siya ni Henry Idon, mga kabayan. Kasama rin natin si Sir Dante Fernandez from Charlotte, North Carolina, USA. Hi to Orlando Ulay, D.I. Agpawa. Nandyan rin si Mami Lagros de Rilo, Nonoy Florin Hills, Auri Antonio TV, Lemuel Pasco, Bella Chu, Manolito Ventura, Giuseppe Cornelius, Maiti Baiza. Hi to Ellie Julian, Jove Montero, Cherlyn Singayan, Estalita Strange, nandyan rin si Teresita Kainglet from Kuwait. Hi to Marilo Ferte, Bing Ong from Taipei City, and hi to Teresita Tumaliwan, Barkadahan Forever FM, Robin Libuon, and Beth Caliso. Okay, mga kabayan, dito tayo po kay ano kay sa isyo po ni Hitlat, mga kabayan. Dahil nga marami, nakita naman natin po na marami pong nasaktan dito ng mga loyalista, mga Marcos supporter, sa balita po ni Hitlat, yung tungkol nga na meron ng PSG nagpatsugi sa kanyang sarili, mga kabayan. And alam naman natin na fake news po yun. Nakita natin po kung saan niya kinuha ang balita ng mga kabayan. At napaka-imposible po na meron pong PSG dahil lang pinagalitan, nagpatsugi kagad, mga kabayan. Napaka-imposible talaga. Parang ginawa po dito ni Hitlat na ang mga PSG natin dyan sa Malacanang ay mahinang nilalang, mga kabayan. Napansin ba natin yan? Ginawa niyang mahinang nilalang ang mga PSG natin, nalampasan nga nila ang kanilang mga training, at yung mga brutal po na mga training, mga kabayan, bago ka nagiging PSG ng Malacanang. Nalampasan nga nila yung ano lang, yung pagsalitaan ka lang po, or sabi ni Anitad, binuwiltahan daw, magpakamatay kagad, mga kabayan. Napaka-imposible talaga eh. Hindi po mahinang nilalang ang mga PSG. Iisipin ho natin yan. Ngayon, mga kabayan, dahil po marami pong nasaktan, eh siyempre, buti na lang dito, we are very fortunate enough kasi meron tayong viewers na meron siyang kinakapatid po ng PSG dyan sa Malacanang, mga kabayan. Tinanong nyo po. Ang sabi po dito ni Ma'am Maria Ciplon, sabi niya, Sir Ivan, meron po akong kinakapatid sa PSG. Wala naman daw nagpakamatay na PSG nitong admin ni PBM. So tingnan nyo, mga kabayan, dito na prove na ho natin na wala talagang nangyaring ganyan. Tulad po ng claim nitong ni Hitlat, mga kabayan. Kaya nga lagi kong sinasabi dito sa mga alipuris po ni Hitlat, huwag tayo masyadong magpaniwala kaagad. Napaka-imposible po. Sabi ni Hitlat, mga 2 weeks ago na pong pangyayari yan, napaka-imposible, hindi ho yan uusok. Kung merong sunog, siyempre lalabas po yung usok, mga kabayan. And you think, kapag mangyayari yan, hindi kaya magre-reklamo sa Tulfo, yung pamilya po ng PSG, mga kabayan?
Yes, eh, hindi ka makano magpatulfo ka agad, 'di ba? Kaya 'wag maniwala. Dito po sa channel po ni Sir Ivan, alam ho 'yan ng mga solid viewers natin dito, tinuturuan ko lang po kayo na para magkaroon din na marunong din tayo ano mag-research po, check and balance. Gusto ko rin po i-guide kayo, ansanayin rin natin ang ating researching capabilities para alam natin ang nangyayari mga kabayan. Hindi lang po galing sa isang tao, kundi marunong rin po tayo mag-research ko para i-verified po ang sinasabi ng isang vlogger. At diba, napapakita kagad ako dito ng mga ebidensya mga kabayan kasi para hindi tayo pagsabihin dito ng mga fake news. Napapakita tayo dito ng mga videos or yung mga screenshots na galing mismo sa totoong tao. Sila po ang nag-claim to mga kabayan, sila po to ang napapatunay na ganun po ang nangyayari. Welcome na welcome po kayo dito. Hindi niyo po kalaban si Sir Ivan. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo ang mga ibang nangyayari, mga ibang mga balita tungkol po sa gobyerno natin. Alam naman natin, wala pong perfecto na gobyerno. Alam natin yan. Pero at least malaman rin natin yung mga magagandang ginagawa ng Pangulo natin. Para malaman rin nato. Para malaman rin natin, nagiging bisaya tuloy si Sir Ivan. Okay, so peace po, huwag kayong magalit. Anyways mga kabayan, bago tayo mag-jump po sa ating next topic, well, i-shout out mo natin, nandyan po si Jelen Quiazon, Lito Bungalan from Kupang, Muntinlupa City, hi to Evelyn Borromeo from New Zealand, and hi to Giselaine David, James Valdez, Ben Nituan from Sito Ay Chicken Japan, Angelina Arcelia, Ode Soriano from Bulacan, Adoracion Atanasio, and hi to Evangeline Milbar of Clarín, Misamis Occidental, Agnes Makalisang, at saka sa Alvarez Family, and hi to Miriam Katobs and Ma'am Marquez Hernandez. So dito tayo mga kaabayan, tungkol po sa usapin na gawing pong i-decriminalize or gawing legal ang marijuana. Na alam na ho natin yan na ang napupush dito at na nag-push po ng panukala na yan na gawing bill po itong tungkol sa marijuana ay ito pong si Honorable Pantaleon Alvarez mga kaabayan at finaloapan ho yan ni Senator Robin Padilla. So for more details, let's watch this. Doon sa inyo pong isa sa mga advocacy, ito pong panukala na pag-decriminalize at gawin ng legal yung paggamit ng marijuana sa legal or medical procedures. At sinasabi nga na ito ay maaring pagkunan ng pondo para sa bayan. At ano po ang wisdom, ika nga, at sanang hugot ninyo sa pagtutulak na magkaroon ng medical cannabis o medical marijuana sa Pilipinas, Congressman Bebot, sir? Ganito yan, Raymond, no? Mm-hmm. Yan ay na-desisyon na namin na mag-file ng panukalang batas. Dahil nga sa dami ng mga pupunta sa opisina, humihingi ng tulong, may mga advocates para dito sa marijuana. Dahil karamihan dito ay may mga dalang pasyente kung saan hindi na nga kaya ng itong mga gamot na available dahil nga nasisira na yung kidney nila. So ang kinakailangan na lang yung medisina na hindi na kailangan masira pa yung kidney. At isa dito, itong ang paggamit ng marijuana. Ngayon, nakakaawa dahil maraming pasyente, sinasabi nila, oo nga, pinapayagan daw na makabili ng itong medical marijuana dito sa bansa. Ngunit, ang problema, una, mahal. Pangalawa, napakahirap mag-comply ng mga requirements. Mm-hmm. Dahil ang requirements para payagan kang bumili ng marijuana ay kasing kapal ng Webster Dictionary. Aya. So, ang ginagawa na lang ng ibang kababayan natin, sabi nila para lang malibre yung mapagamot yung kanilang pasyente, pinakamura, kailangan pa nilang dalhin sa pinakamalapit na lugar kung saan readily available at mura yung gamot. At ito ay sa Thailand, no? Kung saan pinayagan na rin ng gobyerno ng Thailand ang itong medical marijuana. Mm-hmm. So isipin mo naman, sabi nga nila, bakit ganun yung gobyerno natin? Eh, tumutubo naman ang marijuana sa Pilipinas. Mm-hmm. In fact, we have the best variety of marijuana dito sa Pilipinas. Mm. Ngayon, bakit kinakailangan pang pahirapan
yung mga kababayan natin na halimbawa kagaya niya nagkasakit, kailangan pa nila pumunta ng Thailand o pumunta ng Amerika para lang mapagamot yung pasyente. So palagay ko naman, well, if we cannot give a better life to the Filipinos, siguro naman reasonably na kung makikiusap tayo sa gobyerno, give them freedom. Freedom para magpagamot, bumili ng gamot sa abot kaya nila, para naman humaba pa yung buhay. Pero kumusta naman po yung inyong panukalang batas, yung safeguards na maiwasan na maabuso at instead of just for medical use ay baka magamit for leisure, knowing yung mga Pilipino minsan ay may pagkatuso, kumbaga madiskarte para makapagpalusot for their own interest, benefits, lalo na yung mga addict, Congressman Bebot, sir. Alam mo, Raymond, di naman, we do not have to reinvent the wheel, no? Ika nga. Yes. Dahil nga sa ibang bansa, mas mahigpit pa nga ang Amerika dito sa atin. In fact, dumaan ito sa isang masuring pag-aaral. Napakatagal nilang pinag-aralan itong marijuana bago nila pinayagan sa kanilang bansa na gawing medical marijuana. Ngayon tayo lang, minsan, nagmamagaling din tayo, kunwari aral-aral pa, na kung pumasa. Pero sa totoo lang, ang Pilipino, ang hilig natin kumopya. Eh sa dami ng kinopya natin, eh bakit hindi natin kopyahin ito? Dahil ito ay subok na ito, na gamot, pabisang gamot. In fact, nauna pa nga ang Pilipino dyan eh, pagdating ng mga dayuhan sa bansa, na alaman nila na matagal na panahon na yung mga ninuno natin meron ng tanim na marijuana. Dahil nung araw pa lang, bago pa dumating ang mga dayuhan, natuklasan na ng mga ninuno natin na itong halaman na ito ay mabisang gamot sa iba't ibang uri ng sakit ng tao. Kailan lang nalaman ng West, itong Amerika, na ang marijuana pala ay mabisang gamot? Kailan lang? 1995. Isipin mo naman yan, ang layo ng agwat. Bago pa makarating dito sa atin ang mga Kastila, 1521, bago pa lang yan, alam na ng mga ninuno natin na ang marijuana mabisang gamot. So, kaya pag... Oh, go ahead. Sinasabi nila nakaka-addict daw, Sus Mariosep. Sige, balikan natin ang kasaysayan. Nung araw ba, dito lang sa amin, yung mga indigenous people na mga matatanda, wala namang addict na mga matatandang IPs dito nung araw. Now, ngayon, paano nila sabihin na nakaka-addict yan? At I want to challenge them. Yung nagsasabing nakaka-addict yan, pumasyal tayo sa mga rehabilitation centers. Pasyalan natin. At tignan natin kung mayroong nagre-rehab doon na na-addict sa marijuana. Dahil ako, marami na akong napasyalan, Raymond, na rehabilitation centers. Ngunit wala pa akong nakita na na-encounter na nanto doon nagre-rehab dahil na-addict sa marijuana. Siyabo, marami. Na-addict sa sugal, nire-rehab, marami. Addict sa alcohol, marami. Addict sa mga video games, marami. Pero addict sa marijuana, wala pa akong nakitang kaso na nire-rehab na na-addict sa marijuana. Okay, so Congressman, nabanggit nyo, balikan ko lang yung binanggit nyo kanina, na meron tayo yung pinakamagandang variety ng marijuana. So, may potential ba tayo na one day, sooner or later, ay maging exporter tayo ng high-grade, ika nga, na marijuana for medical purposes, Congressman Bebot? Ay, pwedeng-pwede yan. In fact, ang nagsabi pa sa akin na you have the best variety of marijuana, foreigner pa. Kaya ko nalaman yan. Oh, so
maging pabor para ito, lalo sa aming area, sa Northern Luzon, hindi naman ano yan, hindi naman Tago. Kalinga, Kalinga, magaganda ang variety sa Kalinga. So, kaysa maganda pala, economically speaking, dahil imbes na magtago, maging, kumbaga, illegal sila, eh, may pakinabang pa sila sa lipunan dahil kung mag-export tayo from there, eh, kikita pa ang Pilipinas ng kanilang homegrown marijuana, Congressman Bebot, sir. Itong marijuana, pag i-decriminalize natin yan, possible yan source ng malaking revenue, hindi lang para sa mga magsasaka, kundi para din sa gobyerno. In fact, Thailand, ngayon, no, nabasa ko nung kamakailan lang, ang target revenue ng Thailand for this year is $90 million. Napakalaki niyan. Tayo, ang target natin, mangutang pa rin. Doon tayo magaling, utang lang ng utang, utang ng utang, hanggang lumubo ng lumubo. Marami yata kasi, well, parang hindi naman ako sure, pero may mga naririnig kasi ko, yung marijuana, eh, minsan ginagamit yan din ng mga ilang police officials para may accomplishment report, rinirecycle lang din para for promotion. Naririnig ko dati yan sa amin, yung mga ganyang style, kaya inaharangan nila na maging legal para meron silang nagagamit din for kanilang accomplishment report kuno. Congressman Bebot, pag may raid. Ito ko yan, kasi yung mga nire-recycle, no? Halimbawa, may nahuli, so bibigyan nila ng ano na, oh, certain percentage ibibigay doon sa nakahuli. So, babalik sa kalye yan. So, doon nagagaling yung mga illegal na activities. Well, harinawa at magkaroon ng, kumbaga parang mas pag lilinaw, pang-unawa at mahugot din yung wisdom ng inyong pinupunto, Congressman, ng ilan nating mga kababayan, lalo na yung mga opisyal na may kumbaga posisyon para maisabatas ang inyong pong panukala. So yan po ang mga nakalap na mga balita ngayong araw, mga kababayan. Kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating advertisements. Saka maraming salamat rin sa mga viewers na nagbigay sa atin ng super thanks. Thank you so much. At before natin tapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Almighty God, thank you for the protection all day long. Thank you for giving us strength to overcome all struggles in life. You're the only reason why we remain strong and firm. Tonight, please be with us, Lord, as we take our rest. Keep us away from harm and renew our strength for tomorrow. Thank you for always listening to our prayers. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming maraming salamat, mga kaabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama.